Hello mga ka-Birch Rider! Alam niyo ba kung paano malaman kung fertile or malaman ang mga itlog ng inyong mga alaga? Halika kayo, ituturo ko sa inyo anong gawin at paano malaman kung ito ay may laman o wala. So nakikita niyo mga ka-Birch Rider na mayroong gumagalaw. So nakikita nyo ba mga ka-birch rider na mayroong gumagalaw sa loob ng itlog? Oo, tama kayo, may gumagalaw talaga sa loob ng itlog kasi yung gumagalaw sa loob mga ka-birch rider ay yun na yung inakay. So ang tawag sa ganitong pamamaraan para malaman kung may laman yung itlog or fertile ang itlog ay tinatawag siyang candling. Ang candling mga ka-birch rider, ito ay ginagamit para malaman kung fertile ang itlog or may laman ang itlog. Ano ang mga kailangan gamitin? So gumamit lang kayo mga ka-birch rider ng ilaw or pin light. At gaya sa nakikita nyo, ilagay nyo lang sa likuran ng bahagi ng itlog. So makikita nyo na kung kagaya nung nakikita nyo kanina, kagaya nyan, nakikita nyo na meron siyang mga ugat-ugat sa loob. So yan mga ka-birch rider, ayon sa mga nakikita nyo, yung mga itlog na yan ay fertile. So makikita nyo medyo mapula-pula ang yung loob ng itlog. Meron siyang mga ugat-ugat, meron siyang gumagalaw, nakikita nyo. So, yun mga ka-birch rider, ito naman sa ibang itlog tayo, makikita natin, itong isa, yan, meron siyang laman, fertile. So, makikita nyo agad mga ka-birch rider yung isa, na clear egg siya. So, yun, makikita nyo yung mga ugat-ugat. So, ganun na mga ka-birch rider, kadali ang mag-candling ng itlog. So, malalaman mo na agad kung yung nilimliman ng iyong mga alaga ay may laman or may aasahan ka ba pagdating ng araw. So ayon sa nakikita niyo mga ka-birch rider, itong isang itlog na ito ay dilaw na dilaw, wala siyang kahit anong ugat sa loob na makikita. So ang tawag niya mga ka-birch rider ay wala siyang similia or clear egg. So kapag ganun lahat ng itlog niyo mga ka-birch rider, wala siyang laman, kahit ilang buwan o ilang araw pa lilimliman ng iyong mga alagang ibon ay hindi iyan mapipisa. So yan mga ka-birch rider, sa limang itlog na inilawan natin, sa limang ito, itong isa lang ang kakaiba. So yan, wala kayong makitang ugat. So ganun lang kadali mga ka-birch rider, napaka-simple. Kung wala kayong pin light, pwede din kayong gumamit ng yung flashlight ng inyong mga cellphone. Pero ako mga ka-birch rider, iniiwasan kong gumamit ng flashlight ng cellphone kasi meron radiation yung cellphone natin. So hindi din yung maganda sa mga itlog, lalo na lagi kang nagkakandiling, lagi mong iniilawan ng yung itlog. So possibly din makaapekto yun sa inakay sa loob. Pero kung wala ka talagang ibang magamit mga ka-birch rider, okay na rin yun. Huwag lang palagi. So ang tanong, ilang araw ba mula sa pag-itlog ay pwede na ikandiling ang isang itlog ng ating alagang African lovers? Ako mga ka-birch rider, nagkakandiling ako mula sa unang itlog ay bibilang ako ng may isang linggo or 8 days mula sa pag-itlog. Kapag fertile po yung unang itlog ay makikita nyo na yun na meron siyang mga kagaya nyan. May maliit na ugat sa loob or may pula sa loob. Yan yung makikita. Pero hindi ibig sabihin mga ka-birch rider, kapag 8 days kayo mula sa pag-itlog niya, kung wala kayong makikitang pula or wala kayong makikitang ugat-ugat sa itlog ay clear egg na yon. Kasi mga ka-birch rider, hindi po lahat kasi ng unang itlog ay fertile. So halimbawa, yung huling itlog niya ay inilawan nyo ay wala pa po yung ugat-ugat. So ako mga ka-birch rider, inuulit ko po siya pagdating ng second week. So mga 15 days, 16 days, so dun ko na siya kinakandiling mga ka-birch rider para malaman ko na kung meron ba talagang similia yung kanilang itlog. So kapag nakikita ko mga ka-birch rider na wala talaga, clear egg lahat, tinatanggal ko na po yun. Ito mga ka-birch rider, meron tayo dito mga pisa na pala. So yan, meron na siya mga pisa. So yung natitirang itlog mga ka-birch rider ay fertile din yan nung inilawan ko. So mapipisa din yan siya. So antay-antay nyo lang ganyan, pag ganyan ang nangyari. So hindi siya kasi kagaya ng manok na halos sabay-sabay. So yan mga ka-birch rider, itong ibang itlog na ilawan natin, yan kagaya nyan. Yung itlog na ito mga ka-birch rider ay going
nasa 12 days na ito. So makikita nyo na mga ka-Bridge Rider na marami na siyang ugat sa loob. Yan. At saka mga ka-Bridge Rider, halimbawa meron sa itlog kagaya kanina na lima yung itlog, apat yung fertile. Yung unfertile mga ka-Bridge Rider ay hindi ko tinatanggal iyon. Pinabayaan ko lang siya basta't wala lang siyang basag. Kasi meron ding pakinabang yan mga ka-Bridge Rider kapag nagpipisa na yung mga ibang itlog. So ayun sa nakikita nyo yan, klarong klaro siya na meron siyang laman. Kikita nyo mga ugat-ugat at may mga parang tumitibok sa loob ng itlog. So yun mga ka-Bridge Rider, marami tayo ng papisa ngayon. Yun, nakikita nyo ito, nagpipisa na naman din. Itong isang itlog mga ka-Bridge Rider, meron ding laman yan. So apat na yung napipisa, so may isa pa na hindi pa napipisa. So yun. Alam nyo mga ka-Bridge Rider, kapag nag-uumpisa na mag-breed yung ating maalagang ibon, kapag maayos lang yung kondisyon, tama lang yung papapakain, vitamins, ay hindi na po titigil yan sa kakaitlog. So nakikita nyo, oh, may fertile yung, may laman yung itlog na naiwan. So mapipisa pa yan mga ka-Bridge Rider. Kasi nga mga ka-Bridge Rider, ang itong aking mga alaga, hindi pa mahiwalay yung kanilang inakay, ay nag-iitlog na naman sila uli. Kaya kailangan mga ka-Bridge Rider ay tama yung pag timing natin pa kung kailan natin sila pwedeng palitan ng nesting materials. So sa susunod na video mga ka-Bridge Rider, i-explain ko sa inyo kung paano or kailan siya pwedeng palitan ng nesting materials para sa susunod niyang pag-iitlog ay malinis na yung kanyang pugad. So ayun sa nakikita nyo mga ka-Bridge Rider, yan o. Itong parisa na ito mga ka-Bridge Rider ay mayroon pa yung inakay sa loob. So hindi pa nahiwalay, ay nagmi-mate na sila. So isa lang ang patutunguhan yan mga ka-Bridge Rider pagkatapos ng mating. So mag-iitlog na naman ulit yan. So kailangan sa ganun palang na stage mga ka-Bridge Rider ay palitan mo na yung nesting materials para malinis na sa susunod nilang pag-iitlog. Ginawa ko kasi itong video na ito mga ka-Bridge Rider dahil nakikita ko or may nababasa ako na ilang days ba bago mapisa yung itlog, kasi lampas na ng 1 month hindi pa napipisa yung itlog ng kanilang mga alaga. So bago mapisa yung itlog ng inyong mga alaga mga ka-Bridge Rider or ating mga alaga, ay mula sa pag-itlog bibilang ka ng 21 month or 21 to 30 days. So kapag hindi pa magpisa sa ganong time, baka naman nag-aantay ka sa wala. So hindi mo iniilawan yung time na naglilimlim pa lang yung alaga. So ganon ka importante mga ka-Bridge Rider na marunong tayo mag-handling sa itlog ng ating mga alaga. Pagdating ng 15 days mga ka-Bridge Rider, kailangan husgahan mo na siya sa pamamagitan ng candling. So kapag clear egg talaga lahat mga ka-Bridge Rider, tanggalin nyo na para makapag-itlog sila ng panibago. So sa mga nagtatanong ko ano ba ang ginagamit ng Bridge Riders na pang egg booster. So meron tayong upload nyan mga ka-Bridge Riders mga karang video kung ano ang vitamins ko na hinahalo or binibigay sa aking mga alagang ibon. Gaya nga sa sinabi ko sa video na yon, na satisfied na ako sa gamit ko na yon dahil okay naman yung production nila. Hindi gaya nung wala akong ginagamit na vitamins na mahina yung production. So nakikita nyo to mga ka-Bridge Rider, ang tagal nila mag-meeting, di ba? So hindi kagaya ng manok na pagpatong tapos na agad. So at itong mga alaga natin mga ka-Bridge Rider, umabot sila ng 5 minutes sa pag-meeting, lalo na pag hindi sila nadidisturbo. So kagaya niyan, nandito lang ako sa ano nila, wala silang pakialam. Ayan. So natatapos din. So itong parisa natin na ito mga ka-Bridge Rider, ito ay split opaline. So yung babae or yung hen natin ay normal lang na ewing. So ito mga ka-Bridge Rider, hindi ko alam kung anong ID nito. Para siyang lilac na hindi ko maintindihan. So kapag alam mo yung ID nito, pwede ka rin mag-comment. Paki-comment na lang mga ka-Bridge Rider kung meron may master dyan sa pag-ID ng mga ganitong kulay. Ito kasing ibon na ito mga ka-Bridge Rider ay anak siya ng DF Bayou Ewing Parblo, ang lalaki or ang kak. Ang babae naman mga ka-Bridge Rider ay green opaline.
So ito yung anak nila, ito yung six link na split of a line. Bali, ang anak ng mga Kabirch Rider, yung mga kapatid nito, kakaiba yung mga kulay, para siyang diluted na ano, yung pagkakulay niya. So ang may kapatid kasi itong mga Kabirch Rider ng red eye, pero hindi ko pa alam kasi namamatay, hindi ko pa alam kung split ino lang yung magulang or pilpalo. So mga Kabirch Rider, hindi ko ma-declare na yun, kagaya nito, ito yung anak nila. So hindi ko ma-declare mga Kabirch Rider kasi hindi nabubuhay yung mga kapatid nito na red eye. So yun, ito yung isang lang anak na U-wing, na cobalt U-wing. So yun na mga Kabirch Rider, mabahagi ko sa video nito. Shout out muna tayo kay Philly Pinya, kay Rip Di Guzman, kay MC Aviary, kay Lopez Vlog, at ganun din sa palaging nanonood sa ating video, kay Erna Saldivar, kay RC Vlog TV, kay Jose Crosilio Arena, kay Jonathan Sulaiman. So maraming salamat sa inyo at hanggang sa muli, ito ang Birds Rider.